sarili pong opinion niya ito. Tatag ng Diablo talaga ito, Romano Katoliko. Ayan, so ibig sabihin, Pastor James ng yan, si Pastor James ng COOS. Ayan. So, ito po no, mga kapatid at mga kaibigan. Pakinggan natin yung banat niya at sa pagkakataong ito, sasagutin po natin ang kanyang mga tirada no sa ating simbahan. Especially no, kanyang palaging topic dito ay si Father Darwin Gitgano. Ayan. So, pakinggan natin mga kapatid ang kanyang argumento. Itong mga CFD, itong si Darwin Gitgano mga kapatid, talagang dinidisplay nila itong kamangmangan nila sa Biblia talaga. Bakit? Kasi nga, sinabi nitong si Darwin Gitgano, ano raw, sila raw yung totoong iglesia kasi tatag sila ni Kristo. May connection raw sila. Ayan, mga kapatid. Napapansin po natin na si Pastor James ay disagree sa statement ni Father Darwin Gitgano na ang Iglesia Katolika ay founded no by our Lord Jesus Christ. Para kasi po sa kanya, no, hindi si Kristo ang nagtatag ng Catholic Church. Pero inilalatag po no ng konkretong paglalatag sa argumento ni Father Darwin Gitgano na ang simbahang or ang Iglesia Katolika ay tunay, totoo na naitatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero para sa kanya, para sa pastor na ito, hindi siya naniniwala, no. Kaya nga sabi niya sa kanyang caption, labatiba daw si Father Darwin kay Pastor James. Well mga kapatid, wala naman kasing bigat ang argumento nitong si Pastor James. Paano po natin masasabi ngayon at mapapaniwalaan mga kapatid at mga kaibigan na itong si Pastor James ay nagsasabi o nagsasalita ayon sa katotohanan, eh hindi naman po siya nakakapagpatunay ng kanya mismong pinaninindigan. Ito ah, pakinggan natin mga kapatid kasi sabi ni Pastor no, hindi kasi naniniwala siya na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Well, tingnan natin. Matapos po ang video ito, kung meron po ba siyang maipapakita na pruweba sa kanyang mga pinagsasabi. Doon sa mga apostol, ang totoo niyan eh, wala eh. Bakit? Yung ginamit nilang talata kasi. Sabi niya, wala daw connection ang Iglesia Katolika sa mga apostoles. Dahil daw ang ginamit na talata, ano yun, Pastor? Matthew 16:18. Oh, dahil daw yung ginamit na talata ay Matthew 16:18. So, hindi si Pastor James, mga kapatid at mga kaibigan naniniwala sa pagkakagamit ng ating butihing pare, no? Si Father Darwin Gitgano. Sa mismong talata, hindi po siya convinced, hindi po siya naniniwala. Bakit kaya hindi si Pastor naniniwala? O, kasi ganito naman yung ating mababasa po dito. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mapatay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.
Maliwanag dito mga kapatid at mga kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18 ay nagtatag, nagtayo ng simbahan, yung iglesyang yan mga kapatid, simbahan sa pamamagitan po ni San Pedro. Ngayon, tutol na tutol po dito si Pastor James. Take note ha, yung binasa natin. Itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Even the gates of hell cannot prevail. Yan ang klaro mga kapatid. Pero ano kaya ang paninindigan din ni pastor? Kasi cannot prevail na nga eh. Kahit na yung pintuan ng Hades ay hindi makakadaig sa iglesia o sa simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo. And if you trace back to the history, mga kapatid at mga kaibigan, pag nagsuri po tayo ng mabuti at maigi, then way back to the time of the apostles and up to now, gaano na nga ba katagal ang Iglesia Katolika? Yan ang dapat nating unawain. Almost 2,000 na nag-exist po mga kapatid at mga kaibigan ang Iglesia Katolika. Na kung iisipin itong COOS ay nasa 18th to 19th century lang sila na itatag. Ngayon, siya pa itong malakas ang loob na magsabi na mali ang ating claim, mali ang claim ng simbahan, mali ang claim ni Father Darwin sa Matthew 16:18. Ang totoo niyan at tunay mga kapatid at mga kaibigan, kung pag-aaralan natin ng mabuti ang kasaysayan, ay itinuturo talaga sa atin na ang Roman Catholic ay itinatag talaga ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga mayroong isang Protestante no na naghahamon kay Brother John Do Alabado at gusto ng naghamon na patutunayan ni Brother John Do na ang Katoliko ay tatag talaga ni Kristo. At ito naman sana no kung may opposition itong si Pastor James. Pastor James, pwede ka naman pong makipag-usap ng maayos para makapag-set no ng time and date. Kung talagang naninindigan ka, kaya lang, nung time na mag-uusap na sana kayo ni Brother Wendell Talibong, ano po ang nangyari sa iyo? Bakit ka po hindi dumating? Ayan. Ngayon, gumagawa siya ng content mga kapatid at mga kaibigan. Meron na po siyang more than 10,000 followers sa Facebook. And kaya po ginagawa natin ito is just to correct whatever na hindi po tama na kanyang mga pinagsasabi. Most especially kapag tinutuligsa po ang simbahan. Kaya patuloy po natin nga pakinggan siya. Ito po'y ito po'y nung sinabi ni Kristo ito, hindi pa ito natatag. Ayan. Nung sinabi daw ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 16:18 sa pamamagitan ni Pedro itatayo ang simbahan ay hindi daw po 'yun natatag. Kita nyo? Kapag siya ang gumamit ng talata, siya ang magbanggit ng talata, parang authoritative po siya. At nagbigay pa siya ng kanyang conclusion na hindi daw ito na itatag. Gamitin ng Mateo 16:18, so hindi daw na itatag ang simbahan. Pero, maniniwala siya na gradually, nagkaroon ng pangalan ito. At noong natatag na ito. At noong na itatag. Hindi daw na itatag, pero at noong na itatag. So, ibig sabihin, hindi ito na itatag, pero na itatag daw, sabi ni Pastor James. Kaya nga, kung kayo po ay
membro po no ng pastor na ito, sana naman talaga ay magamit natin ng tama ang ating pag-iisip. Na katulad po ng mga taga Berea, ha, during the time po ni San Pablo ay nangangaral, no, ang mga taga Berea po ay willing-willing na nakikinig po sa kay San Pablo. At ang karakteristik po ng taga Berea, hindi lang po sila willing-willing na nakikinig kay San Pablo, kundi ay talagang mapagsuri po sila. Ito ha, pakinggan po natin anong sinasabi po dito sa Biblia. No? Ito po yung ating mabasa mga kapatid. Sa Gawa ng mga Apostoles, 17:10-11, nang gabi ring iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pumunta sina San Pablo no at saka si San Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonika. Willing-willing silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo. At sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So ayan po mga kapatid at mga kaibigan, ang karakteristik ng mga taga Berea, ang most na na-adapt po natin sa sinabi, willing-willing silang nakikinig. Sana ay hindi lang po tayo willing-willing na nakikinig. Kundi dapat na may karugtong kasi, no? Hindi lang na willing-willing tayong nakikinig sa sino mang nangangaral, kundi dapat sinasaliksik din natin. Hindi po tayo nagpapauto sa kung sino man ang gumagamit ng talata sa Biblia. No? Kung dapat ang gawin natin ay saliksikin talaga. Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, I always remember, no? Nung tinanong po ako ng head ng samahan na noon sa mga saksi ni Jehovah, sabi niya, ikaw ba? Nabasa mo na ba ang buong Biblia? Ang sinagot ko po sa kanya, pinag-aaralan ko. Kung ilalagay po natin ang ating logika, ang ating understanding sa sagot, ay makikita po natin na madali ang magbasa ng Biblia from cover to cover, madaling basahin yan. Ano po ang mahirap ang pag-aralan? Kasi kailangan pong samahan ng comprehension ng pagbabasa. Kaya sabi ko sa kanya, pinag-aaralan ko. Iba kasi yung pag-aaralan natin ang Biblia kaysa sa babasahin lang natin. Kaya nga ito yung nangyayari kapag ang isang pastor o isang mga ngaralman na gumagamit ng talata sa Biblia, napakadelikado po niyan mga kapatid at mga kaibigan kapag wala pong comprehension, no? At malinaw naman na nakikita po natin ang katotohanan dito kay Pastor James. Si Padre ang gumamit ng Mateo 16:8 to prove that the Catholic Church founded by Jesus Christ, pinamalian niya ito at binigyan niya ng kanyang sariling opinion at sariling pagkakaunawa ang nababasa sa talata. Sabi niya sa Mateo 16:8 ay hindi daw na itatag yun, simbahan. Pero sabi niya, karugtong niya, noong naitatag na, hindi daw naitatag, pero noong naitatag na, kaya mag-iisip ka talaga, no? Hindi na itatag, pero nung naitatag na, ganito yung karugtong niya. Mayroon ng pangalan. Nung naitatag na daw yung simbahan ng Panginoong Hesukristo, ay mayroon na daw pangalan. May challenge to you, Pastor. Saan mo mababasa o maipapakita yung talata sa Biblia na noong itinatag ng Panginoong Hesukristo ang simbahan ay pinangalanan niya? Sige nga po, no? Kung ikaw ay tapat sa iyo pong pangangaral,
kung tama po ang iyong pangangaral, I am challenging you. This challenge is for you, Pastor James, ng Church of Our Savior, COOS. Ipakita mo ang ebidensya mo, saan mo mabasa sa Biblia, kasi Bible alone kayo eh. Saan mo mabasa sa Biblia na noong itinatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang simbahan ay mayroon na itong pangalan? Kasi mga kapatid, pansinin niyo po ah, kapag hahayaan lang natin siyang magsalita, lilipas at lilipas po ang minutos, ang oras, hindi po niya na ibibigay ang kanya pong supporting references. Kahit na matapos po ito, hindi niya po ibibigay kung saan mababasa sa Biblia yan. Kaya nga, tinatanong ko ngayon, sa live na ito, kung nakikinig ka man, sa nakakakilala kay Pastor James, pwede niyo pong isend ang video ito para sagutin niya ang tanong. Saan mababasa sa Bible na noong itinatag ng Panginoong Hesukristo ang simbahan, mayroon na itong pangalan? Sige nga po. At ang pangalan hindi Romano Katoliko. Meron na daw pangalan, at ang pangalan daw mga kapatid at mga kaibigan ay hindi daw po Romano Katoliko. Kaya kung hindi po Romano Katoliko ang itinatag ng Panginoong Hesukristo, okay, kasi pinipilit mo eh. Sige nga, no? Saan mo mababasa sa Biblia na ang simbahang itinatag ni Jesus Christ sa pamamagitan ni San Pedro, kasi in Matthew 16:18, sa pamamagitan ni San Pedro no, itatayo ang simbahan. Saan mo mababasa sa Bible na sinabi niya kay San Pedro pati yung pangalan ng simbahan, ha? Sige nga po, Pastor, kung kaya niyo pong patunayan yan, kung hindi po kayo nagsisinungaling, for sure, meron ka pong matinong sagot sa akin pong simpleng katanungan lamang. Isang tanong lang po yan, sana ay masagot mo yan. Isang tanong para po sa sabi mo na hindi na itatag ang simbahan sa Mateo 16:18, hindi tinatag ng Panginoong Hesukristo. Now, meron ka pa kaninang sinabi, no, na claim na against ka na si Kristo ang founder o nagtatag sa simbahang Katoliko. Para sa inyo, sa statement na yan na Pastor James, ito naman ang isang tanong din yan. Saan mo ngayon mababasa, dahil Bible alone kayo eh, saan mo ngayon mababasa dahil ang Katoliko or Iglesia Katolika existido yan in reality? Saan mo mababasa na hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Pakitaan mo nga ako ng ebidensya mo, Pastor. So, sa bawat statement mo, meron akong tag-iisang tanong lang. I hope, no? I hope na masagot mo po yan, Pastor. Yung napakasimpleng katanungan ko lamang po para sa iyo. At sana'y maipaabot nyo rin ito kay Pastor James ng COOS. No? Sige, patapusin po siya. Po natin siya sa kanyang pagsasalita. Yan po ang totoo, mga kapatid. No? Eh, dahil hindi Romano Katoliko, ang ibig sabihin, wala silang connection eh. Ayan. Dahil hindi daw Romano Katoliko, wala daw connection. Pero napapansin po natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, na si Pastor James ay nagki-claim lamang. No? Wala po siyang isinasite na referensya. Ang nasa kanya po ay nasa bibig niyang diferensya. Wala siyang referensya, ang klarong nakikita po natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, ang nasa bibig lang niyang diferensya. Okay? Sige po, Pastor. Wala silang connection na sa Bible. Mas lalo na po ang Church of Our Savior, yung COOS na 18th century o 19th century lamang na naitatag. Mas lalong walang connection yun. Ikumpara natin sa almost 2,000 years existed na ang Iglesia Katolika. Na kung i-trace back natin to the history, history cannot lie, cannot deny that Jesus Christ is the founder of this church.
O para sa iyo hindi, pero mas maniniwala po ako sa legit, no, kaysa sa iyo, Pastor. Wala silang connection kay Jesus Christ. Mas lalo ka pong walang connection kay Jesus Christ. No? Sana po alam mo po 'yan. Tsaka sana yung magnilay din po tayo, no? Mag-isip-isip tayo. Remember, Pastor James, na ang kaluluwa ng bawat tao ay isa lang po. And if you are really concerned for your soul, if you want to save, no? If you want your soul to be saved, mapalangit din, this is the time for you to reflect. No? Kailangan mo nang mag-isip-isip. Nasa tama ka pa po ba, Pastor? Huh? Ikaw ba ay connected pa doon sa mga apostoles? At saan yung patunay mo na ikaw ay connected sa mga apostoles? Ayan. Kasi may mga claim ka in Matthew 16:18. Hindi na itatag, pero naitatag. Ano ba talaga? Kaya nga kung mamarapatin mo, sana ay masagot mo rin. Ang simpleng katanungan ko lamang sa iyo. Sabi nila tatag sila ni Kristo noong 33 AD. Tama naman talaga. Actually, Pastor, hindi yan nang galing talaga sa sabi lang namin. But it was been called to the legit and liable references. No? Actually, New Book of Knowledge, Volume 16, page 285-87, nagpapahiwatig po o nagpapakita, mga kapatid at mga kaibigan, the unbroken succession of Pope and who was the founder of the Catholic, according sa source na yan, mga kapatid at mga kaibigan, si Jesus Christ po, ang founder ng Catholic. And then, kung ipipili talaga ni Pastor James na hindi si Kristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, sana magpalabas ka naman ng totoo kung sino. Noong 29 AD, wala na si Kristo dito. Hmm. Ngayon ang tanong, sinong nagtatag sa kanila? Yan po. Ang Bible nagsabi na ibang Kristo, may ibang Kristo. Tama naman talaga. Kaya nga, mag-ingat ka, Pastor, ha? Baka ibang Kristo yung pinapangaral mo, ha? Kasi merong warning, kasi yung Biblia, no? Ayon po yan kay San Pablo, mga kapatid at mga kaibigan. Pansinin po natin ang warning dito sa atin ni San Pablo. Ganito po ang ating mababasa sa Galatia 1:7-8. Ang totoo ay wala namang ibang magandang balita. Kaya lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Take note, Pastor, ha? May Katoliko na po, bago ka po lumitaw, bago lumitaw po ang COOS. Ibig sabihin, may magandang balita na itinuturo patungkol kay Kristo bago ka pa nagtuturo ng ibang Kristo. Yan. Sana ay napagnilayan mo yan. At sana ay napag-isip-isip mo rin yan. Ha? Ito, ha? Sabi ni San Pablo sa 1:8 ng Galacia, subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit na mangaral sa iyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. So, parusahan talaga. No? Mayroong kaagibat na parusa ang sinumang mangangaral ng ibang Hesus. Kaya, Pastor, sana naman talaga, ano, yung mga pag-isip-isip nyo na po ang mga bagay na kailangan nyong pagmuni-munihan. Uulitin ko po, ha, iisa lang po, Pastor, ang kaluluwa natin. At wag na wag po nating sasayangin ito. Iisa lang. And if you trace back, the history of the Catholicism, so, alam mo po, Pastor, na it will fall, that the Catholic Church was founded by our Lord Jesus Christ. Undeniable truth po yan, kasi, no? Hindi yan
hindi po yan mapapasinungalingang katotohanan. Sana po ay ipanalangin po natin, mga kapatid at mga kaibigan, itong si Pastor James, na kasi nakita natin, no, sana talaga ay tuloy-tuloy na yung pagbabago niya, kasi nakaraan, grabe yung kanyang bunga nga. Pero dito sa video ito, medyo lesson na lang yung kanyang pambubulyaw. Yan po. Pero ito po, sa paniniwala ko, ito po. Ito, mga kapatid, ha? I hope, yan, I hope na ito pong si Pastor, no, ay napakinggan po natin ng mabuti. Sabi niya, ito po ay sa paniniwala ko. Ayan, ito po sabi niya, ito po ay sa paniniwala ko. Sabi ni Pastor James yan, ibig sabihin, sarili pong opinion niya ito. Tatag ng Diablo talaga ito, Romano Katoliko. Ayan, so ibig sabihin, ang kanyang pag-iisip talaga, no, na ibinibintang palagi, natatag daw ng Diablo ang Romano Katoliko. Remember, mga kapatid, who is the founder of this church? Jesus Christ. Ano po ang sinabi sa founder natin? Sinabi ng mga hindi naniniwala kay Kristo, yung mga hipokritong mga Hudeo, na si Jesus Christ daw ay inaalihan ng espiritu na masama, no? Ng prinsipe ng mga evil spirit, si Beelzebul. Sabi ng mga Hudyo, dahil daw sa kapangyarihan ni Beelzebul, nakapagpapagaling ang Panginoong Hesukristo. And now, yes, this is again and again and again happening. O, nangyayari pa rin sa pagkakataong ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang nangyayari noon sa Panginoong Hesukristo. Kung papaano ang ating founder, yung ating Panginoong Hesukristo na nagtatag ng simbahang Katolika, ay sinabihang nakapagpapagaling siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng prinsipe ng mga Diablo, itong si Pastor James, sabi niya, sa kanyang opinion, ang Katoliko ay tinatag daw ng Diablo. Ay sa Diablo daw. See? Ano ang pagkakaiba, mga kapatid? Ang pagkakaiba, no? Ang thinking ni Pastor sa thinking ng simbahan. Ano naman ang pagkakapareho po, mga kapatid, mga kaibigan? Ang pagkakapareho po, ang mga nagtuligsa sa ating Panginoong Hesukristo na siyang founder ng Roman Catholic Church, ay ganoon pa rin po ang strategy ng panunuligsa sa simbahan. See? Talagang ipinipilit na sa Diablo ang simbahan, at talagang ipinipilit noon pa man na sa Diablo nang galing ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo na yan, ha? Sinabihan, ha? Kaya huwag kayong magagalit kung kayong mga Katolikong tunay. Bagkos, mga kapatid, mga kaibigan, ay pagtibayin pa natin ang ating sarili at ang ating pananampalataya na totoo. Nasa katotohanan ako. Nasa totoong iglesia ako. Sapagkat ang iglesyang ito ay katulad ng Panginoong Hesukristo, sinasabihan ding sa demonyo. See? Ang Panginoong Hesukristo nga, sinasabihan noon na sa Diablo daw galing ang kanyang kapangyarihan, sa demonyo daw siya, demonyo daw ang Panginoong Hesukristo. Noon pa man, sinasabihan na yan. Ngayon, ito rin po ang salitang lumalabas sa bibig ng Pastor James na ito. Kaya Pastor James, I hope na nakapagninilay ka pa po. I hope na nakakaunawa ka pa po. I hope na dala mo ang characteristic ng mga taga-Berea that they were open-minded. They were not close-minded. Yung mga taga-Berea, Pastor James, mga open-minded po yun. Hindi po sila close-minded. Kaya nga, kung ikaw po ay tinuruan noon ng kamalian, wag na wag mo po itong ituturo. No? Dahil kapag inuulit-ulit mo ang pagtuturo sa mali, para sa iyo at niluloko mo na ang sarili mo, para sa iyo at pagluloko mo sa sarili mo, lalabas na tama yun. Pero sana talaga ay maliwanagan ka pa. Okay? Sana talaga ay magkaroon pa, mga kapatid at mga kaibigan,
ng tsansa itong si Pastor James, no, na mamulat sa katotohanan o makakita po ng katotohanan. Dahil alam naman po natin, mga kapatid, no, at mga kaibigan, no, na talagang napakalayo, no, at napakalabo ang argumento nitong si Pastor James, no, ng COOS. Ayan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, at pagpapasalamat magpakailanman. Amen.